Hello guys. Ay, walang tao. Hello everybody. Kamusta kayong lahat? Okay, hintayin natin medyo dumami ang tao. Mismo na siya? Sino yan? Kamusta naman ang araw nyo, everybody? Alam nyo, share ko lang. Kasi late din nahilig ako sa kape. So, na-realize ko na dapat isang cup lang ako ng kape sa isang araw. Nakadalawang kape po ako today. Kaya, nanginginig yung kamay ko. Hindi pala ako pa din ang masyadong maraming, kape sa aking loob ng katawan. Anyway, kamusta naman kayo? Yes, Merry Christmas! Ano ba? Ano ba ngayon? 23? O, isang tulog na lang. Ay, isa ba? Dalawa? Hindi nag-work ang aking brain. Wow! Nasa New... okay. New York ba? Carry pa naman ang buhay. That's good! Ganyan lang dapat. Tingin muna ng inig. Nakaano na nga lang ako, nag-robe na nga lang ako kasi grabe tong aircon na to. Tapos ayaw nila ipapatay kasi kakabukas lang daw, masisira daw. Okay, sige, fine. Tapos, gusto ko sana gamitin yung ilaw galing dito sa mirror ko na regalo ni Ate Arby. Kaso lobat siya, so pagpasensya niyo na kung medyo madilim. Merry Christmas, Joanna! What's kamusta ka po, ate? Ano yun? Kamusta pagod, ate? Yun ba yun? Miss you, Jacob! Okay, anyway. Nag-live selling ka po ba? Hindi po. May gusto lang akong sabihin. May yelo po ba kayo? Wala pa. Pinapatigas pa namin sa loob ng ref. Hi, Kuya Mark. Okay. 6,548 na yung viewers ko. Okay. Pag tumingin ako sa baba, wag yung sabihing scripted to, ah. Meron lang akong mga ano, para lang may hindi ako makalimutan. Okay, so, I think naman po, syempre magpapasko na, season of giving, forgiveness, and ano ba, sabi nga nila give love on Christmas Day, diba? So, sana naman... Ito na nga, ayoko na. But, yun, gusto ko lang sabihin na since nalalapit na ang Pasko, meron akong gustong linawin. Alam ko naman na alam nyo kung ano nangyayari ngayon sa Twitter. And, I know, nagsalita na rin yung ate ko and also si Seth. But, eto gusto ko lang, eto yung first and last time na magsasalita ako about this issue. And alam niyo, nakikita ko ang mga tweets niyo. Especially, I forgot the username, but alam kong alam niyo to. Can you guys please like, lagay niyo dyan sa comment section yung name nung alt account na nireplyan ng ate ko sa Twitter. Kasi gusto ko lang linawin na sana tigilan nyo na. Sobrang tagal na nung issue na yon. Minor pa ako nung nangyari yung issue na yon. And guys, magto 2024 na tapos nandun pa rin tayo. Parang asa ano? Gusto ko lang na I am speaking up for not just for myself but for my family. Because ako kasi sobrang aware ako sa lahat ng nangyayari. Nakikita ko lahat ng comments nyo. Alam kong fina-flood nyo ako sa TikTok, sa Instagram, kahit saan, kahit sa Twitter din fina-flood nyo ako, tinatawag nyo akong ahas, malandi,
Maharot, Makate, lahat na. And syempre, I would be lying kung sabihin kong hindi ako affected. Although, deep inside, I know it's not true, pero syempre tao lang din ako. Nasasaktan ako. Syempre may emosyon din ako. Hindi naman porket hindi ako nagsasalita, porket wala akong sinasabi, doesn't mean na okay lang sa akin. Na parang tinatanggap ko na lang. Yes, tinatanggap ko na lang because kaya ko. Kaya kong tiisin. Kaya kong tiisin yung pain. Kaya kong tiisin yung hurt. But, lately, I don't know, parang siguro yesterday, yung tweet na nakita ko, sobra na. Dinadamay nyo na pati yung maliliit kong kapatid. And, para sa akin kasi, hindi na yun tama. Ako, kaya kong tiisin lahat, okay lang. Kasi alam ko naman yung pinasok ko. Pinasok ko ang showbiz, aware ako na at some point talaga sa span ng karera ko, talaga makaka-receive ako niyan. And sa akin, it's okay. Kasi parte ng trabaho ko. Hindi ko mapi-please ang lahat ng tao. Hindi ko hindi naman engganyo, but hindi ko naman makukuha ang loob ng lahat ng tao para gustuhin nila ako. Pero kasi hindi ko na kaya pa na meron kayong sinasabi about my family, especially pag dinadaman yung mga nakakabata kong kapatid. Neto lang, as in recent lang, yung isang kapatid, dinala namin siya sa hospital kasi nakita namin siya nag-hyperventilate siya. And then, nung tinanong siya ng doctor, parang, ano bang nangyayari? Bakit ganito, ganyan? Kasi, ang sabi, anxiety attack pala. So, we ask her. And then, sabi niya, it's because may nakita siyang hate comment about me. And then, hindi yun nawala sa isip niya. And sobrang bata pa nung kapatid ko na yun. Guys, minor yun. And ganun yung epekto sa kanya. So, sinabihan namin siya, like silang mga bata, hindi namin sila pinag-gadgets masyado. And sobrang tutok kami sa kung anong ginagalaw nila sa mga gadget nila. And pinatanggal namin sa kanila kasi miya pala sila ng Twitter. And then, nung kinausap namin siya, yun nga, may nabasa siyang hate comment about me. And hindi yun naalis sa isip niya hanggang sa, syempre bata, na-overwhelmed. Hindi naman siya sanay sa mga ganyang, sitwasyon. Hindi siya ready dyan. Kasi hindi naman siya, hindi siya ako. Kung ako lang, okay lang. Pero wag yung mga kapatid ko. Wag yung family ko. And speaking of family, I know may mga nasabi sila. Pero kasi, alam nila yung pinagdadaanan ko. Kaya ganun yung caption nila. Because alam nila ano pinagdadaanan ko. Hindi naman ako makapagsalita for myself kasi I was advised na tahimik na lang. And at that time then, hindi ko alam how do I defend myself? Paano ko ipagtatanggol yung sarili ko? Bata pa ako nun. And ang hirap kasi nung time na yun, syempre, nire-respeto ko sila. Sa tulo ng dila ko, bakit palaging ganito? Bakit bigla ako nag-lag? Anyway, yun nga, going back, hindi ko alam paano i-defend yung sarili ko. So,
sila mama, yung mga ate ko, at yung mga pinsan ko yung naging bosses ko. And yung mga comment niya naman, nagawa nila yon because nadala din sila sa emosyon nila. And guys, hindi ako nag-live to encourage na i-hate nyo yung tao, to hate Blythe. I mean, she's receiving so much hate na ngayon, sana tuwag naman. Ginagawa ko to because gusto kong iklaro. Ang tagal-tagal na ng issue na yon, iwanan na natin sa taon na to. At magpapasko na, gusto kong, alam nyo, bago mag 2024, sa New Year talaga gusto kong mag-start ng fresh. So sana ganun din kayo. Ito yung first and last time na magsasalita ako about this issue. And sana kayo din. Kasi I want to move forward. Me and my family wants to move forward. So sana ganun din kayo. Sobrang tagal na nung issue. Iwanan nyo na yun dun. Iwanan natin yun sa taon na to. Wala akong inahas. Wala akong inagaw. At kung ano yung meron kami ni Seth ngayon, yun yung friendship na pinagtibay kami ng mga nangyari sa amin. At kami kasi ay breadwinner. Ginagawa naman yung trabaho namin. Ginagawa namin kung anong dapat namin gawin. At meron kaming pamilyang pinapakain. Nandito kami para magtrabaho. Ako, hindi ko pinasok ang showbiz para makipag-boyfriend, para maghanap ng karelasyon. Hindi naman to, ano bang tawag sa mga, Tinder. Hindi naman yung ganun eh. Pinasok ko to kasi ito yung gusto ko at ito yung way ko to help my family. Kung meron kayong sasabihin kung ano-ano sa akin, kaya kong tanggapin, kaya kong tiisin. Pero para idamay niyo yung mga nakababata kong kapatid, hindi na tama yun. Hindi kami bitches, okay? I'm so sorry for the word, but hindi kami bitch. Okay? Ano nga ulit yung name nun, guys? Please, pakisabi nung username kasi I really forgot na eh. Okay, wala. Please stop the hate na. Guys, grow up. Please. Ayun, Mima Sor. Oy, Mima Sor. So, Mima Sor, kung ako sa'yo, manihimik ka na. Ayusin mo yung buhay mo, magpaka-mature ka, tapos isama mo sa New Year's resolution mo, ayusin mo yung ugali mo. Alam nyo, ang daming problema ng mundo ngayon. Pilipinas pa lang, dami ng problema. Huwag naman na kayong dumagdag. Be part of the solution, guys. Huwag kayong maging, creator ng problem. Sino ba ang away mo? Sino ba nag-away mo? Huh? Ay, tae mo. Ayan, nagagalit yung multo sa bahay namin. So, guys, please. Stop the hate. Stop bringing back the past issues. Kasi tapos na yun eh. Huwag nyo nang ibalik. And again, wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. Playback nyo. Kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi, alam nila ni Blythe, actually, wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento.
So, syempre I was hurt. Kasi, pa-water lang.